Yun po ang aking mensahe para sa aking kapwa OFW na bumabati ko sa ating Pangulong Duterte. Yan nga pala ang aso ko. So actually, nandito ako sa park. Naglalakad ako ng aso. Kailangan ko nga mag-mask kasi nga dito. Lahat kami nasunod sa sa Pangulo dito sa Singapore. Ayan. So yan, sa lahat ng mga bumabatikos, kay Pangulong Duterte, kapwa ko, FW, at yung iba pa, hindi lang sila, kundi sa lahat-lahat na nang bumabatikos kay Pangulong Duterte, ito ang pakinggan nyo ito. Hi everyone! Good morning, good afternoon, or good evening from wherever you are right now. So welcome to my channel. It's me again, Hannah Lee. Hannah Lisa, Hannah Lisa Vlogs, the Beast Duck, Bisayang Dako. Ayan. Guys, andito po ako ngayon sa park. And of course, kasama ko yung aking lovely doge. Ayan. Naglalakad po ako ng aking aso. So ayan, kita nyo kung gaano ka-green dito sa Singapore. Yung kanilang park. So ayan, by the way guys, ayan, magbibigay lang ako ng mensahe para doon sa ating OFW ng Qatar, OFW ng ang Taiwan, at sa lahat-lahat na bumabatikos sa ating presidenteng Duterte. So ayan guys, para sa inyo ito. Gusto ko lang malaman nyo, ipaalala sa inyo na dapat tayong magpasalamat na meron tayong isang presidenteng tunay na may malasakit sa kanyang bayan, tunay na may malasakit sa kanyang mamamayan. Kasi guys, kung I'm sure kasi OFW kayo, era yung mga iba pang bumabatikos na sa Pilipinas din, marami akong nakikita ng wala kayong respeto sa ating Pangulong Duterte. Manood kayo ng balita international. Mayroong bansa and I'm sure aware kayo doon. Actually, pinili ko talaga ditong sa park para hindi ako pabulong-bulong kasi yung mga previous video ko, ang hina ng voice ko. Dito talaga ng ayan. Manood kayo ng news, international news. Mayroong mga bansa na walang pakialam. You know what? Hindi sila gumawa ng action sa dahil sa itong lockdown ay itong problema ng bansa ngayon. Hindi sila gumawa ng action. Kasi alam niyo kung bakit? Ang tingin nila sa problemang ito sa virus na ito is simpleng lagnat lang, simpleng sakit lang. So binaliwala nila 'yon. Binaliwala nila 'yon. Yung aking sinusundan ko lang. Binaliwala lang 'yon. Kasi nga wala lang, simple lang. And I'm sure kung i-search niyo 'yon, ayoko lang magbanggit ng bansa. Basta paki-search niya lang. And I think binalita rin 'yan. I think nakikita nyo rin yan, pero hindi nyo nakikita kasi iba lagi ang hinahanapan nyo ng butas ang ating presidente. Diba? Sa pagkakataong ito, sa panahong ito, dapat kayo ay magpasalamat na very thankful kayo kasi nga si President, ang ating Pangulo, ang iniisip niya, kaligtasan nyo, kaligtasan ng ating pamilya. Sa kapwa ko OFW, kaligtasan ng ating pamilya. Anong gusto mo? Hindi siya magla-lockdown? Anong gusto mo? Magtatrabaho yung ating pamilya doon? Pero lahat naman magkakasakit. Kung hindi siya nag-lockdown, siguro, hindi lang ganon karami ang naging biktima. For sure. Ngayon nga na nag-lockdown siya at hindi pa rin maiwasan, may mga matitigas pa rin ulo, hindi pa rin talaga sumusunod. Kaya ganon. And we're lucky enough
kasi hindi ganun kalaki kumpara doon sa international na ano na bansa na yun nga inignore lang, wala lang, simpleng sakit lang yan eh. Minamaliit lang nila yung itong ano, itong pag huminto ako, hihinto din yung aso ko. Hihinto din siya. Let's go! Yan, ito yung aking trabaho. So yan, ang daming nagawa ng ating Pangulo. Ikaw OFW ka. Ako OFW ako. Kung hindi naging presidente ang ating Pangulong Duterte, mabigyan ba tayo ng 10 taon na passport? Diba? Yung aking aso talaga. Hinihila niya ako. Yan. Swerte tayo. Swerte ang Pilipinas na si Pangulong Duterte ang ating naging Pangulo. Diba? Hindi, wag naman sana, puro na lang kayo sisi ng sisi kay President Duterte. Bakit? Ginusto niya ba magkaganito ang lahat? At take note, hindi lang Pilipinas ang nagla-lockdown. Dito, kita nyo? Kita nyo kung gaano kaliwanag yung kalsada. Lockdown dito sa Singapore. You know what? Ang lockdown sa Singapore is dapat hanggang May 4 lang. Pero, extended kami hanggang June 1. Extended kami hanggang June 1. Diba? Sana, imbis na imbis na batikusin pa natin si Pangulong Duterte, tulungan natin. Magtulungan tayo, guys. Magtulungan tayo. Hindi lang sa ano. Kaya ayaw kong mag-Facebook eh. Kasi ang dami kong nakikita. And nakakasama ng loob. Nakakasama ng loob. Kasi yung ibang lahi, proud sa ating, proud sa ating Pangulo. But then, kapwa natin, siyang nagyuyurak sa ating Pangulong Duterte sa ating bansang Pilipinas. Kasi guys, pag sinisiraan nyo sa President Duterte, gaya ng sinabi ko nung una nga is, pati dala na rin yung ating bansa nun. Dala na rin ang Pilipinas nun. Ayun, hanggang dito na lang po. Sana, ate, ating mga OFW, kapwa ko OFW, tigilan na natin yan. Tigilan na natin yung pagbatikos ng ating Pangulong Duterte. Tigilan na natin yung pagsira sa ating Pangulong Duterte. Bagkos, pasasalamatan natin siya sa kanyang nagawa. Kung hindi nyo man nakikita, I'm sure nakikita ng pamilya nyo yun. And kayo, bakit kayo yung putak ng putak? Kayo yung nasa ibang bansa, yung ating mamamayang Pilipino, ayan, may Chinese na ano. Ay, hindi naman. Okay, ayun, shoutout nga pala sa lahat ng mga nanood ng aking video. Thank you so much sa inyong suporta. Suporta sa kaya Pangulong Duterte. And thank you so much doon sa mayroong akong subscriber na nasa Pilipinas na from Ordoneta, Pangasinan. Si Sir Guillermo. Ayan, thank you sa pag-subscribe at pagpanood mo sa aking video, sir. Shoutout sa iyo. And shoutout sa lahat. Yan, hanggang dito na lang po guys. Thank you so much talaga. And saludo po ako sa lahat ng mga sundalo, kapulisan, lahat ng mga frontliners and of course kay Pangulo Duterte. Ayan na, thank you at ikaw yung aming naging Pangulo. Ayan, may God bless you and give you more a good health as always. Ayan lang po guys. Bye. Ayan, so this is Hanalisa Vlogs, the bisda, ang bisayang dako. Daghang salamat sa tanan nga ni suporta og ni tan-aw sa akong video sa akong pagtanggol sa atong Pangulong Duterte. Daghang salamat. So isa lang ibig sabihin nun, marami tayong nagmahal at nagtiwala kay Pangulong Duterte. Kaya shout out sa mga kapwa kong OFW. Ayan, God bless us all. Bye.